Sinasabi na ang Eastern Metropolitan Bus Corporation ay nabibilang sa isa sa pinakamalaking kumpanya ng bus transportasyon dito sa Pilipinas na nagsiservisyo sa kanilang mga ruta sa Metro Manila at probinsya ng Rizal. Bago natin ipagpatuloy ang biradahan, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, ay subscribe mo na yan at i-click mo na rin ang bell para updated ka sa Kabirada TV. Ang dating nagmamayari ng Eastern Metropolitan Bus Corporation ay ang namayapang si Francisco Lim de Jesus. Ito'y kanyang itinatag sa taong 1970. 51 taon na ang nakalipas. Nagsimula ang kanilang serbisyo sa City Operation sa habang daan ng EDSA Corridor patungong Maclaran, Litre at Nabutas. Ngunit sa kalagitnaan ng taong 1990, ang rutang ito ng Maclaran, Litre, Nabutas ay natigil na. Dahil dito, ang kumpanya ay nagpasya na lumipat sa ibang ruta para may patuloy pa rin ang kanilang hangarin na magserbisyo sa mga pasahero. Habang hindi paganap ang kanilang paglipat sa ruta na Antipolo de Bisuria, ay nagbiyahe din sila sa Antipolo Baclaran via EDSA Ayala Avenue, Siu Boulevard. Sa kasalukuyang taon, ang Eastern Metropolitan Bus Corporation ay nagbukas ng isang chartered service para naman mabigyang diin ang problema ng transportasyon ng mga empleyado sa iba't ibang kumpanya sa nasabing lugar. Ay nag-alok ang Eastern Metropolitan Bus Corporation bilang shuttle service gamit ang ordinary at air-conditioned bus. Ito'y lubos na ikinatuwa ng maraming empleyado dahil nabigyan ng solusyon ang kanilang pangangailangan sa sakyan sa bawat araw. Taong 2009, ang management ng Eastern Metropolitan Bus Corporation ay nag-focus na lamang sa tourist chartered at shuttle service. Sa pagkakataong ito, ang G-Liner ay nag-anunsyo na sila na ang bagong bus liner na magserbisyo sa mga City Operation Route bilang kapalit ng Eastern Metropolitan Bus Corporation. Taong 2012, ang Eastern Metropolitan Bus Corporation kasama ang RRCJ Transport ay nagbuo ng ruta Siniloan Laguna patungong Philippine International Convention Center o PICC via EDSA Buendia, Tanay Antipolo, crossing Capitolio Route. Ang Eastern Metropolitan Bus Corporation ay nanatiling gumagamit ng mga Japanese-made na mga bus tulad ng Hino, Mitsubishi at Puso, ordinary man o air-conditioned bus. Ngunit kalaunan ay gumagamit na rin sila ng Nissan Diesel, Isuzu, mga Japayuki Unit, Daewoo, UD Nissan Diesel, Kia, Kinglong, Higer, Bulbo at Yutong na may kabuuang bilang na mahigit kumulang 200 buses. Ang ginagamit nilang pangbiyahe sa tourist chartered service, lahat ng ito ay puro air-conditioned bus. Ito'y nadagdagan lamang ng bagong Daewoo bus sa kanilang kaalyansa na RRCJ Transport na ngayon ay isa ng Rizal Metrolink Incorporated. At para naman sa karagdagang informasyon, lalo na sa mga pasahirong hindi pakabisado sa EMBC o Eastern Metropolitan Bus Corporation, ay isa-isahin ko na lang babanggitin ang kanilang natatanging destinasyon. Narito ang kanilang City Operation na mga ruta: Divisoria, Manila; Quiapo, Manila; Luton, Manila; Idsasyo Crossing, Mandaluyong; Ayala, Makati; Libirisa, Pasay; Buendia, Avenue; ito'y kilala din na Jail Puyat Avenue, Makati; EDSA Cubao, Quezon City; at Jose Rizal University, Mandaluyong. At narito din ang kanilang ruta sa probinsya ng Rizal at Laguna: Antipolo, Rizal; Tanay, Rizal; Tirisa; Baras; Murong; Taytay; Cainta; Angguno; Binangunan; Cardona; San Mateo; Rodriguez; Pililia, Rizal at Halahala, Rizal; Mabitak, Laguna; Siniloan, Laguna; Lipa City, Batangas; in front SM Lipa Grand Terminal via Turbina; Tanawan City, Batangas; Batangas City via Actex. Ito'y inooperasyonan ng RRCJ Transport at ang Southern Carrier. Mayroon din silang point-to-point na ruta, ang Robinson Place, Antipolo to SM City, Masinag. Nagkaroon din sila ng ruta dati sa Baclaran, Paranaque; Alabang, Muntinlupa; Nabutas Bus Terminal; at SM City, Fairview, Quezon City. Marami man ang naglalakihang kumpanya ng bus sa bansa,
ay narito pa rin ang EMBC o Eastern Metropolitan Bus Corporation upang maghatid sa atin ng maaasahang serbisyo sa probinsya ng Rizal at Metro Manila. Hanggang dito na lang at sana ay inyong nagustuhan. At huwag po sana ninyong kalimutan na mag-like and subscribe to my YouTube channel. At abangan ang susunod na biradahan. Ito po ang inyong kabirada. Maraming maraming salamat po. Babayo! Shout out muna tayo mga kabirada.